mga eksklusibong larawang ito, makikita ang pagdadala sa ospital ng ilan sa mga biktima ng pamamaril sa convoy ni Nunungan Lanao del Norte Mayor Abdul Malik Manamparan nitong gabi ng Huwebes. Si Mayor Manamparan nakabilang sa 10 sugatan na gawa ng humarap sa media kanina sa kabila ng mga tama sa ulo at paa. Nakakonfine siya ngayon sa Mindanao Sanitarium Hospital sa Iligan City. Kwento ng alkalde na tumatakbong vice alkalde ngayong eleksyon. Galing sila sa kampanya sa barangay Malaig at pauwi na sakay ng dump truck bandang alas 5:30 ng hapon. Mabundok kasi ang lugar at mga dump truck lang halos ang makakadaan sa mabatong kalsada. Ilang minuto pa lang silang bumabiyahe, bigla raw silang pinagbabaril ng mga armadong lalaki. Pero hindi niya nakita yung sinong nag-ambos sa niya. Yung mga iba, pero ako personally wala kasi nasabi ko sa mga bago. Ako yung narinig lang bang. Sa kasamaang palad, 13 sa kanilang kasamahan ang nasawi, kabilang ang anak at 2 pamangkin ni Mayor Manamparan. Inimbestigahan na ng PNP ang motibo sa pamamaril. Ang pagkikita nilang motibo nito is rito or guilt. Ongoing pa ang investigation. Pero hinala ni Mayor Manamparan na tumatakbo sa ilalim ng Nationalist People's Coalition. Mga kalaban daw niya sa politika ang nasa likod ng pamamaril. Minsan ang araw may naghagis sa kanya ng granada. Bukod sa kanya, kandidato rin ang isa niyang anak para naman sa pagka-alkalde. Yung PUD, limited doon sa mga closest relatives. Alam ko, PUD para sa mga kalalakihan lang. Ito, bayit bata. Babae at mga bata si Rama. Yung mga nasugatan, mga at namatay, at may mga estudyante din. Ang palasyo, kiron din na ang insidente at sinabing nagpadala na ito ng dagdag puwersa ng mga militar at pulis. Our security forces have deployed additional people in that particular area to prevent any possible escalation of violence. Inag-aaralan na rin ng Philippine National Police at ng COMELEC ang pagsama sa Lanao del Norte sa mga probinsyang prioridad na tinututukan ngayong eleksyon. Pag-aaralan po yan ng Philippine National Police in coordination with the COMELEC. Pero yun nga eh, pag sinasabi natin priority provinces o areas of concern, lahat ng factors naman titignan eh. Ang Bacoor, Cavite naman, kung saan 2 ang patay at 1 barangay captain ang sugatan sa pananambang kahapon, pinag-aaralang maisama sa mga area of concern ng COMELEC. Tatakbong kontihel kasi ang asawa ng sugatang kapitana. Ngayon, tinitignan natin itong Cavite, Bacoor, tinitignan namin Lanao del Norte. Basta anytime that there is an incident, tinitignan natin. And then we're coordinating with the police and the military to whether to declare it area of concern, immediate concern, grave concern. Iniimbestigahan na rin kung politika ang motibo sa pagpapaputok ng baril malapit sa bahay ng isang mayoral candidate sa Pidigan, Abra. Gayon din sa paghahagis ng granada sa bahay ng mayor ng Bugalyon, Pangasinan at sa bahay ng isang kontihal sa Kabakan North, Cotabato. Wala naman nasaktan sa mga nasabing insidente. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.